Hi, mabuhay po. Welcome to Recipe Sindel Channel. Ngayong araw po, gagawa tayo ng puto bigas. Rice puto po. Ang puto na gawa sa bigas at niluto kasama ng pandan leaves. Kaya napakabango at napakasarap. Samahan niyo po ako. Ang una nating gagawin ay bababad lamang po natin ang ating bigas ng 4 na oras. After 4 hours, alisin na po natin ang ating tubig. Ipugaw rice po ang ginamit ko rito. Mas maganda po kung meron kayo mabibili, wag rice po ang gamitin nyo. Ang sunod naman po natin gagawin ay i-blender natin yung ating bigas na binabad ng 4 na oras. So ilagay lamang po natin yung ating bigas. Pero kung meron kayong pang grinder, stone grinder, yun po ang gamitin nyo. Or ipagiling nyo sa gilingan ng mga bigas para mas pino. Pagkatapos po, ilagay natin ang 2 cups of coconut milk. Ayan po. So, pagtalagay po natin ang ating coconut milk, takpan at i-blender na po natin. Para po maging galapong or maging thick paste po siya. Malapot na butter. Medyo matagal po ang pag-blender niya, mga 5 to 7 minutes, minsan 10, depende po sa bigas na ginamit nyo at sa blender nyo. Tapos ilipat na po natin sa ating bowl at hayaan natin ma-ferment for 6 hours. Make sure talaga na 6 hours ha. Anything less than that, hindi po pwede talaga. And then add 1 cup of sugar po and 2 tablespoons of baking powder. Tapos haluin po nating maigi kapag nailagay na po natin yung ating asukal at baking powder. Bakit po kailangan na 6 hours? Kasi po pag 4 hours or 3 hours or 1 hour, hindi po siya aalsa magra-rise ng tama yung ating puto pag niluto na natin or in-steam na natin. Kasi hindi pa po na-ferment. Ngayon po, pagkatapos natin isang tabi yung ating mixture, i-ready natin yung ating banana leaves na gagamitin natin para sa pagluluto ng puto. Iba po kasi yung dagdag na amoy ng ating leaves pag naluto na. Kaya maganda pong gumamit tayo nito. Kahit na pambahay lang siya. Pero kung wala talagang mabili, okay lang din po. Directing nyo na sa mold. Plastic mold nyo or kung anong gamit nyo. So, ipatong lang po natin yung banana leaves sa ating puto molder. Pagkatapos po yung ating butter kanina, puto mixture na ginawa, ilagay lang po natin doon. Huwag mo natin overflowing, okay lang po yung ganyang kadami, nakikita ninyo. Pagkatapos po, tatakpan na po natin to at i-steam po natin. Dapat po may katsa para hindi matuluan yung ating mixture. Steam lang po natin for 20 minutes or kung gusto nyo mag-crack, medyo taasan nyo po yung apoy at lutuin ang mas matagal ang inyong puto. Ito na po ang ating puto bigas or rice puto na tinatawag. Malambot, masarap at mabango. May kakaiba siyang lasa na hindi makukuta or maaamoy sa regular na puto na gawa sa flour. Ayan po, ganyan lamang po. Napakadali po gumawa ng rice puto. Anytime pwede nyo gawin kung walang ipagaw rice, kahit na anong bigas po, pero mas maganda pa rin, wag ang gamitin ninyo. Ipugaw po ang ginamit ko dito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye.